aming mga pamilya, and we just entrust this evening, Lord, unto Thee, O God. Make us all worthy, O Lord, na pag-aralan po ang mga salita mo at kung paanong kami, Panginoon, ay mai-improve pa, Panginoon, ang aming mga buhay bilang mga miyembro po ng music team ng bawat iglesia po na narito, Lord. Lord, we just entrust our lives before you, ang iyong lingkod, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aking aking po pagsishare, and I just entrust everything unto thee. I am nothing without you, O Lord, at meron po kaming magandang bagay po na matututunan sa gabing ito, Panginoon, on how to be accountable as a Christian and how to be accountable as a music leader, as a music member, O God. Father, we adore you, O Lord, and we just bring you back all the honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen po. Amen. So okay naman po ang volume, ano. Marami pong salamat for joining us again tonight. Sandali lang po, i-share ko lang. Amen. So nakita niyo, nakikita po ang screen, ano. Amen. So last week po ay wala po tayong session. So I hope and I pray na naalala po natin yung mga pinag-usapan at pinag-aralan po natin last week on accountability in general, yung sinasabi po ng salita ng Diyos on how to be accountable as a Christian, hindi po particularly pa as a member po ng music team, but yung pagiging accountable po natin bilang Kristiyano, yung pagiging accountable po natin sa kalagayan po ng ating mga kapwa Kristiyano. So hindi na po tayo magre-review ng mahaba, kasi ang sa next Monday po ay magkakaroon tayo ng review po ng ating dalawang shape na pinag-aralan nitong mga nakaraang Mondays. So umpisahan po natin sa accountability part 5. Yan. So ang may tanong po yung author dito, sabi niya, ano po yung natural na tendency ng bawat isa kapag ka nakakakita po tayo ng when we see someone doing something sinful, ano po yung natural nating nagiging reaction o ano yung naiisip natin? Siguro ilagay na po natin talaga doon sa sitwasyon na ano, hindi lang po yung hindi po yung mga kaopisina natin, hindi po yung mga kaibigan natin na unbelievers, pero ilagay na po natin sa sitwasyon na nagkakasala po yung ating kasama sa iglesia, yung ating pong kasama sa music team. So meron po ba tayong lakas ng loob na nakausapin yung particular na kapatiran na yon, and or yung nangyayari po sa kanya na nakikita natin na kasalanan na ginagawa niya, do we discuss it with somebody else, na pinag-uusapan po natin with other brethren, ganun po ba yung nagiging reaction natin, or ini-ignore po natin altogether, wala po tayong pakialam kung nakikita po natin yung isang kapatiran na yon na meron pong maling ginagawa sa harap ng Panginoon. Sabi po dito, in Christian circles, we call this accountability. So accountability does not mean judging others, or it does not mean condemnation. And it means helping others find strength in your support when they feel weak in the face of temptation. So kung tayo po ay ini-ignore natin yung kapatid natin yon, or parang it seems na hindi po tayo, ano ba yun, deadma po tayo, hindi po tayo nakikialam kung ano man po yung nakikita natin na maling ginagawa niya, hindi po yun being accountable, hindi po yun yung pagpapakita ng attitude na gusto po nating managot doon sa nangyayari po sa buhay niya. So sa kalipunan daw po ng mga Kristiyano,
But on the on sa opposite naman po, kung kung nababother po tayo na nakikita po natin ang isang kapatiran na nahihirapan po sa pinagdaraanan niya, or marahil meron siyang hindi ma-overcome na bagay na alam natin, kita natin na hindi ito nakakalugod sa Panginoon. If we are, pag hindi po tayo natatahimik, yun po yung sinasabi nga po na being accountable for our brethren. Pero ang sabi po dyan is, ayaw po na, being accountable naman po does not mean judging others. So ito po agad yung sinabi ng author na, kapag sinabi naman na ikaw ay maging accountable, wag tayo agad mabilis na magkusga, mag-judge, mag-condena, o humatol po doon sa pinagdadaanan ng ating mga kapatiran. Being accountable means, ito po, helping others find strength in your support. Yung kapatiran po natin na nahihirapan sa isang bagay na pinagdaraanan niya, ay dapat po na makasumpong ng kalakasan sa strength po na ipapakita natin, or makasumpong ng kalakasan doon po sa suporta na ipapakita natin sa kanya, especially sa kalagitnaan po ng kanyang pang-iina. Amen. So sabi po diyan, ayaw nating pag-usapan minsan. Minsan naman kasi ayaw nating makialam, no? Ayaw nating mag-interfere, ayaw nating parang kumbaga magmarunong, kasi ayaw nating pag-usapan ng kasalanan kasi ayaw nating maka-offend ng kapwa natin. Kasi syempre, if you will show that you care, na ikaw ay concerned dun sa kapatiran mo, hindi naman pwedeng hindi ma-touch yung kasalanan na pinagdadaanan niya in the course ng inyong pag-uusap, diba? So, nag-excuse na lang daw tayo, sinasabi natin sa sarili natin na ayokong makialam kasi it has something to do with our own sinfulness. Dahil ako rin, makasalanan din ako, pinagdaanan ko din yung ganon. So, hindi ako qualified na tulungan siya na i-deal yung kasalanan na yon. So, do we agree dun sa mga thoughts pong ito na sinasabi natin, 'di ba? Na very true na minsan tahimik na lang tayo kasi alam natin parang wala tayong karapatan na i-correct siya kasi nga pinagdaanan natin 'yon, or eksakto 'yun din yung naging kasalanan natin sa harapan ng Panginoon. Kung ano halimbawa na pinagdadaanan ng kapatiran natin ngayon. Pero kasi ang sabi po is the truth is we all sin. And so when we hold others accountable for their sin, it's not because we are perfect, and it's because we love them. Amen po. Yun po ang katotohanan. Lahat po tayo nagkakasala. And yung tendency po na magkasala, kahit po nung tayo ay naging mga Kristiyano na, kahit po nung tayo ay mga naging born again na, ay naroroon pa rin po yung mga tukso na magawa natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So, ang iniisip, ito po yung dapat na isipin natin na magpakita po tayo na gusto nating managot sa harapan ng Panginoon para sa pinagdaraanan ng kapatid nating yun, not because we are perfect, no? Kasi nga sinasabi natin, hindi ako karapat dapat na suwayin siya, itama siya, i-correct siya. Dahil ako naman ay hindi perpekto, ako naman ay makasalanan din. Hindi po 'yun yung idea dyan. The idea po is because we love them. So,
kapag po iniisip natin or sinasabi natin na hayaan ko na si brother, hayaan ko na si sister, ibang kapatiran na lang ang magpakita sa kanya ng pagkukorek, ang magtama sa kanya, yun daw pong ganong attitude is hindi po pagpapakita iyon ng pagmamahal sa ating puso para po sa ating mga kapatiran. So let us remember this, no? So yes, we are not all... We are all sinners. We continue to at times na nasasaktan po natin ang Panginoon sa mga nagagawa natin sa ating buhay. Because it's reality kasi tayo po ay tao na talagang nahuhulog sa pagkakamali. But let us continue then pa rin to show our love for each other na huwag nating baliwalain yung mga kapatiran natin. Nakitang-kita po natin na nahihirapan sa mga pinagdadaanan nila sa buhay, especially overcoming sin or overcoming attitude or anything na makakahadlang para magpatuloy po sila sa Panginoon. Sabi po sa Galatians, can I please request somebody po to read ito pong Galatia 6:1. Amen. Yes. Sige po, pakibasa po. Mga kapatid. Amen. Thank you. Kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Amen. So, familiar naman po ang bawat isa sa passage po na ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung may makita tayo na nagkakasala, let us not make them feel ashamed. Let us not make them feel embarrassed. And let us not make them feel worthless. Yung kapatiran po natin na nakikita natin na natutukso or gumagawa po ng kasalanan, magtulong-tulong po tayo na wag natin na mas lalo pa niyang maramdaman na napahiya siya or feeling wala na siyang halaga sa ating iglesia or sa ating music team. Amen. Yun po ang sabi ng Galatians 6:1. At so next slide po, sabi po dito, if you see someone, sabi po dito, if you see someone in your team sinning, take responsibility for the team and deal with it gently. So ito pong slide na to, makinig po or ano to isipan po nating mabuti itong mga narito, especially po yung mga music team leaders po ng mga iglesyang narito. Hindi po ba sabi po diyan, ignoring the brother or the sister will only hurt the team and ultimately hurt you. Kasi kapag hinayaan po natin na lumipas lang po yung sitwasyon na ganoon na nahihirapan po yung isa nating kapatid. And ito po yung ito po yung kitang-kita na po natin na itong kasama po natin ay talagang may pinagdaraanan na talagang nakita po natin na hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. So, let us not ignore it because hindi lang po siya ang maaapektuhan being a member of the music team. Hindi lang po siya ang nasasaktan, but ultimately, masasaktan po ang buong music team. And we should restore them gently and do it the way you would like someone to do it to you. Diba? So, ito po yung do unto others what
what you want others to do unto you, di ba? So tayo po na nasa kalagayang spiritual po na medyo matatag, na meron pong mataas, malakas na pananampalataya, meron pong tawag dyan, yung strong, yung malalim po na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ito po yung maging way para ma-restore po natin ng mahinahon po yung ating mga kapatiran na nagkakaroon ng problema. And also that we may be ready for them to hold you accountable to. Ibig sabihin, tayo rin po na nagko-correct sa kanila, or na nagre-restore sa kanila, or nag-encourage sa kanila, i-instruct sa kanila, tayo po ay maging ready rin na sila man pag nakabawi na po at na-restore po sa kanilang ugnayan po sa Panginoon, is they will also expect us or expect him na maging accountable din po sa ating mga buhay. Amen. So 'di ba nga yung words po na sinasabing, to him much is given, much is required. Kasi ito pong mga bagay na ito, itong apat na asterisks po dito sa slide na ito, ang mas may kapasidad po na gumawa ng mga ito is yung mga team leaders. Of course, hindi naman po natin sinasabi na yung music leaders lang po ang dapat gumawa na ito. Pero isa po ito sa main responsibility po, di ba, nila na obserbahan po or maging aware, maging mapagbantay po sa mga pinagdaraanan po ng bawat miyembro. So hindi lang po tayo concerned technically na tayo po ay maging handa sa practice, maging handa na alam na natin yung chords, alam na natin yung lyrics, alam na natin yung mga voicing, no? Hindi lang po doon. Primarily po, ang concern po natin is bantayan po yung spiritual na standing po ng ating mga kasama po sa music team. And then, sabi po dyan, we should all lead, especially the leaders nga po, we should all lead by example. So, ikaw na itinalaga ng Panginoon na maging leader ng music team ninyo diyan sa inyong iglesia, hindi lang yung pasikatan, pagalingan, leader siya kasi siya yung pinaka maganda ang boses, siya yung leader ng music kasi siya yung pinaka magaling tumugtog, so hindi po naatasan po siya na maging tagapanguna ng music team, nabigyan po siya ng ganong responsibility, and to him nga or to her na much has been given, malaki din po ang ine-expect at nire-require sa kanya. Amen po. And tayo po pagka hindi ko po alam kung kasi sa dito po sa Pasig ginagawa po iyon, yung kapag ang isa pong miyembro ay talagang nagkakaroon ng parang kasi po dati halos yearly nire-review po sa amin yung mga dapat naming maging attitude, dapat naming do's and don'ts in being a member of music team. So pag may mga nasusuway po doon, nagbibigay po tayo ng disciplinary action, di po ba? So may times po na kapag ang isang miyembro ay may nasuway nga po na isang bagay, so bibigyan po siya ng disciplinary action, yung may times po na hindi po siya pwedeng tumugtog for maybe for a month, for 2 months. Pero dapat hindi lang po ganun na hindi ka pwedeng tumugtog, upo ka lang, hindi ka pwedeng umakyat sa stage. Dapat po hindi lang doon matatapos. So somebody will have to yun na nga yung kanina yung sabi po dyan na restore them gently. Somebody has to restore him gently. So meron po talagang magbabantay sa kanya at magtuturo sa kanya what went wrong, bakit nagkaganon, at hanggang sa unti-unti po ay
mapaliwanagan na po siya, ma-encourage siya at maibalik na po yung kanyang tawag doon, yung spiritual integrity po ba na talagang siya po ay pwede na uling tumayo sa harapan. Kasi we should all, kasi tayo po, di ba, na tumatayo sa stage, tumatayo sa harap, we should all lead by example. Hindi naman po pwedeng nandyan tayo sa harap, tumutugtog, kumakanta, pero after nun po, pangit po yung nakikita ng mga kasama natin sa church, sa ating mga buhay, pagka, halimbawa, nasa labas na tayo ng iglesia, or nababalitaan natin, sinasabi ng, siguro, halimbawa, yung isang miyembro po, yung isa pong gitarista, hindi po Kristiyano ang magulang niya, tapos nababalitaan natin na may mga comment po yung magulang na ano bang klase yan, may patugtugtugtug pa, pero ganyan pa rin ang attitude sa bahay, hindi mautusan, sumasagot-sagot sa magulang, yung mga ganun po ano. So hanggang sa manumbalik po yung kalakasang spiritual ng kapatiran natin, then pwede na po siya ulit bigyan ng pagkakataon na tumugtog at umawit para sa Panginoon. Okay, so dapat lang po may fairness. So halimbawa, dapat hindi tayo maki-question na bakit ako ang simple, ang late-late nga lang ng kasalanan ko. Na-late lang ako ng mga ilang linggo. Na-DA na ako ng 3 buwan, pero yung iba dyan, mas matindi yung ginawa sa akin, hindi naman na disciplinary action. So tayo po dapat sa music team in tawag dyan sa pagbibigay po ng disiplina, there should be fairness to everyone, no? Meron pong equality. Amen. So yan po yung ating first part, at yan po yung ating part 5 for this lesson. So pwede po bang pakibasa po itong ating prayer, yung ating pong unang prayer. Nandiyan ba si Sister ano, Jazz Mendoza? Nandiyan ano? Hello po! Hello! Sige, Sister, pakibasa ang ating prayer. Lord, help us to keep our team accountable. Let us live by the Spirit, restoring each other gently when we sin. Use us to support each other in this way. Make us yours. Amen. Amen. Salamat, kapatid. Okay. So, dito, let's go po sa accountability part 6. Amen. So sabi po dito, perhaps due to personal life circumstances or as a result of poor choices, but anuman pong dahilan, all of us, lahat po tayo fail from time to time. No? And all of us need our team to help us through our times and failures. And in order to accomplish this kind of integrated team support, ministry teams must maintain accountability. So hindi po pwedeng walang pakialaman. Kailangan po talaga maging accountable po tayo sa isa't isa. Yung being accountable po is binuburo niya po yung attitude natin na dead ma tayo. Binuburo niya po yung attitude na huwag tayong makialam sa nangyayari po sa buhay ng ating mga kapatiran. So accountability is promoting na maging mga pakialamero at pakialamera tayo in a positive way, no? Yung dahil kasi nga po at times or talagang may darating pong panahon na magkakamali po tayo, we will really fail na at talagang makakaramdam tayo ng panlalamig, no? Minsan wala po tayong gana, wala tayong yung enthusiasm po natin na mag-church or mag-practice or even yung i-enhance pa yung talent natin, nawawala po talaga minsan yon.
And worse po yung na nalalayo po tayo sa standard ng salita ng Diyos at gumagawa na po talaga tayo at times ng mga bagay na talagang hindi na po nakakalugod sa harapan ng Panginoon at sigurado po tayo na talagang makakasira sa relasyon natin sa Kanya at sa relasyon natin sa bawat isa. So lahat po tayo, all of us in the team need to help each other. Hindi lang po yung mga leaders natin, ano, hindi lang po sila Tita Chi, sila Tito Kokoy, sila Tita Pati, hindi lamang po sila o yung mga iba pa pong leaders ng inyong mga iglesia, hindi lang po sila ang dapat na nagbabantay or ang dapat na nagmamasid po sa mga miyembro po ng music team. Everyone should be concerned for each other. Because in order to accomplish this kind of integrated team support, ministry teams must maintain accountability. Sabi po sa somebody po, please read the head. Maganda po kasi sa Tagalog, so naghahanap po ako ng Tagalog. Sige po, pakibasa po ang Hebreo 10:24-25, Sister Carms. Wala. Sister Carms, are you there? Wala siya. Hello po. Opo. Pakibasa po ang Hebrews 10:24-25. Opo. Hebreo 10 verses 24-25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan na ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Isa po sa, thank you, sister. Isa po sa signs po, di ba, ng pagbabalik ng Panginoon is yung marami po ang manlalamig. Marami po ang tatalikod sa pananampalataya, marami po ang tatalikod sa Panginoon. So yan po yung sinasabi dyan, no? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa kasi nga, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Maraming forces sa ating kapaligiran na pwedeng maging dahilan talaga po na manlamig na tayo sa Panginoon na sa siguro sinasabi natin na bakit nananampalataya naman ako sa iyo, Panginoon. Binigay ko naman ang buhay ko sa iyo, pero ang dami pa ring nangyayari na parang not in my favor. Pero tayo po ay talagang magsumikap po na all the more po na tayo ay maging masigasig po na palakasin ng bawat isa. Kasi ang accountability daw po seems to have a pattern. Minsan, kaya nating maging prangka, maging straightforward doon sa mga kapatiran po natin, no? Pero mas madalas talaga na nag-aalangan tayong i-confront or madalas na nahihirapan tayong maging honest doon sa mga kasama natin. At yung ganitong pattern, it comes down naturally and repeatedly. So minsan prangka tayo, minsan medyo ayaw nating kausapin yung kapatid natin. So but this is the encouragement of the word of God. Huwag nating hayaan na yung maging ano tayo, maging conscious tayo na makita na makita lang natin yung isa sa mga kapatiran natin na nanghihina, nanlalamig, no? Gawin na atin agad yung the best natin na natulungan sila. Not to the point na para tayong sisermonan sila or papagalitan sila, hindi po, no? Restoring them gently. At yung parang ano lang yung akbay-akbayan mo lang ba or tapikin mo, and then kapatid, anong man yung nangyayari, I am willing to pray for you kung
kung kaya mo akong pagkatiwalaan, kung kaya mo akong kausapin, pwede nating pag-usapan kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero of course, may mga close, within the music team, may mga ka-close tayo dyan, di ba, na, so yung, so doon sa grupo ninyo, bawa tatlo kayo, apat kayo, no, wag yung puro, yung puro good time lang yung iniisip natin, yung, puro yan ang Panginoon, na kung tayo ay talagang, madalas na matagumpay sa mga buhay natin, 'di ba? Pero talagang dumarating nga yung time na feeling talagang talunan tayo. So, yun yung time na kayong close lagi is magbantayan at ano, magpakita ng pagpapalakasan sa bawat isa. Sabi po diyan, "Let us always encourage one another." Huwag daw po tayong mag-give up. Let us not give up encouraging one another. So wag lang tayong sa music team, no? Wag lang tayong maging concerned in developing our skills and our talents, no? Foremost dapat po talaga daw ay yung pag-encourage at pagpapalakasan sa bawat isa ang priority natin sa ating mga puso at isip. Yung pag-ibig daw that lasts through failure will keep accountability alive. Yung pag-ibig na, yung pagpapahayag, pagpapakita ng pag-ibig natin sa kapatiran natin, kahit na pa feeling mo, ano ba naman to, ang tigas ng ulo nito, lagi na lang ganito, lagi na lang sumusuway sa Panginoon, lagi na lang gumagawa ng hindi tama. Pero manatili daw po yung pag-ibig natin para sa kapatid natin ngayon because that will keep yung pananagutan natin sa bawat isa na maging buhay, no? Kasi kapag talagang nainis na tayo, ay nako, wala na siyang pag-asa, ayan na naman siya. Pag ganun po yung attitude natin ay wala na po, mawawala na po yung pananagutan ng yung pananagutan natin sa kapatid natin na may pagmamahal. Amen. And hindi ko po alam kung napapractice po natin ito sa ating music ministry, yung sabi diyan, when was the last time, kailan yung huling time na ni-remind natin ang teammates natin that we love them and even when they fail. Of course, na pagka meron tayong mga sharing, 'di ba? Pag meron tayong mga sharing before practice, no? Pag meron tayong mga gathering, siguro quarterly or semi-annually, so magse-share si team leader, no? So let us take that opportunity na i-express po sa bawat isa that we love each other, no? And yung love na yon ay mananatili kahit na ang isa man sa atin ay nagkamali at nagfail sa buhay. Because these regular reminders will build the team and edify the lives of each team member. Amen. Napakasarap po na may nagko-correct sa iyo, no, may nagtatapik sa iyo, o sister, brother, kailangan nating baguhin yung ginagawa natin para maging kaaya-aya pa rin ang buhay natin sa Panginoon, di ba? Napakasarap na may nagko-correct sa atin, hindi yung katulad ng parabang walang pumapansin sa iyo, no? Parang wala kang halaga sa kapwa mo. And then alam po ba ng bawat isa na they are still allowed to ask you to give an account? Yung oy sister Jazz or brother one, kailangan ano ha, tawag dyan, inaallow ko kayo or i-allow nyo ako na maging accountable tayo sa isa't isa. Verbally talaga, no? Verbally daw talaga at times kailangan nating sabihin sa isa't isa na ganito, bantayan mo ko brother, bantayan mo ko sister, babantayan kita brother, babantayan kita sister, para po hindi naman nag-iisa yung kapatiran na yon na lumalaban doon sa mga pinagdaraanan niya.
So yan, verbally daw, sabihin natin yan sa ating mga kapatiran sa music team. It will help us strengthen the team when we do this. And naalala ko lang nung few years ago na meron kaming pinagdaan ng problema sa pamilya, no? At times minsan talagang dadating pa yung problemang yon kung kailan naka-assign ako, as worship leader. Kaya minsan talagang hindi, parang alam mo naman ang sarili mo, ay hindi. Kasi itong pinagdaanan ko na to, na problema sa pamilya, talagang yung galit, yung sobra yung talagang may galit na gustong lumabas sa puso ko, may galit na talagang nagsusumigaw sa puso ko na sa ginawa, sa nangyaring ito sa aming pamilya. So, alam ko na maaapektuhan ako kung itutuloy ko yung pagtayo at maging worship leader. So, and it's a good thing na alam ng mga kasama ko sa music na may problema akong ganun. Kaya at times si Patty, siya pa yung lalapit sa akin na, Son, kaya mo bang tumayo? Pwede ka namang pwede ka namang magpa-reschedule or pwede kang may sumalo sa'yo, no? Kasi kung hindi alam ng mga kapatiran natin na may ganun kang pinagdadaanan, sige lang, hindi nila alam na habang tumatayo ka dun, may galit sa puso mo na suklam na suklam ka sa isang tao, tapos sa'yo nagpapaawit ka, di ba? So, that is the importance po ng maging accountable po tayo sa isa't isa. Para po, di ba? Para po, ikaw na rin mismo na nakakaramdam ng ganon, magsasabi ka dun sa kasama mo. And yung mga leaders po naman is dapat we should maintindihan po naman natin yung ganong sitwasyon na talagang maaapektuhan po yung pag-aawit ng kapatiran natin, kaya kailangan natin siyang bigyan ng sasalo sa kanya. Amen. Mahirap po. Yung talagang nagigil ka, particularly sa isang tao, tapos tatayo ka, medyo mahirap talaga yung ganon. So yan po, magpatuloy po tayo na magpalakasan at mag-encourage po sa isa't isa sa atin sa music ministry. Amen. So basahin po natin itong ating second prayer for tonight. Thank you, Lord. Si Brother Regan. Amen po. Amen. Lord, use us to keep our team accountable. Help us to love them through their difficulties and failures. We will show them the same kind of grace that we need them to show us. Make us accountable to each other so we can spur each other on towards love and good deeds. We are yours. Amen. Salamat, brother. Amen. So dito na po tayo sa last part, accountability part 7. Meron po tayong tatlong passages na babasahin. Ecclesiastes 11:9, Matthew 12:35-36, and Romans 14:11-13. Pakibasa po ang Ecclesiastes 11:9. Andyan si Josiah. Thank you. Yes po. Amen. Ecclesiastes 11 verse 9. Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. Amen. Exacto pala si Josiah ang nagbasa, because ang mga kinakausap ay mga young people. Amen. Dito po sa Matthew 12:35-36. Si Lucky Victoria. Matthew 12, chapter 12, verse 35-36.
A good person produces good things from the treasury of a good heart, and the evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. I tell you this, you must give an account on judgment day for every idle word you speak. Amen. Salamat, sister. Ito pong last passage, Romans 14 po, 11 to 13. Si Sister Marlene, please, Villa Carlos. Surely as I live, says the Lord, every knee will bend to me and every tongue will confess and give praise to God. Yes, each of us will give a personal account to God. So let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Amen. Salamat, sister. So, kita po natin, ano, ito po yung common words, you must give, but remember that you must give an account to God, Ecclesiastes, sa Matthew po. I tell you this, you must give an account on Judgment Day. At ito po sa Romans, yes, each of us will give a personal account to God. Sabi po dun sa Ecclesiastes, dun sa first line po na Ecclesiastes, it says that we have the freedom to choose to do anything, but we will have to give an account to God. He will hold us responsible for those choices. At doon naman po sa second line ng Matthew, we will be accountable. Not doon po dito po sa una, we will be accountable po sa lahat ng pipiliin natin na gawin sa buhay. Dito po, we will be accountable not just for our actions, but also for our words. And the things we say have a powerful impact on us and those around us. And Jesus spoke harshly to religious leaders who hurt others around them by the things they said and did. At last po dito sa third line daw po ng Romans, God ensures that we are responsible for our choices. The line says we should be more concerned about our own accountability than we are in condemning others. So, yung pananagutan po natin ng may pagmamahal at hindi po yung paghusga at paghatol sa ating kapwa. Sabi po doon sa 1 Corinthians 10:23, ano, sabi po doon, all things are permissible but not all things are beneficial. Narinig nyo naman po yun, ano? Ang lahat naman ay pinapayagang gawin natin. Sabi nga dyan kanina, young people, sige, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Dahil napakasarap, napakasayang maging bata, no? Wala kang masyadong responsibilidad kasi bata ka pa. Yung sarili mo lang ang iniisip mo. But remember that you must give an account to God for everything you do. No? Sabi po sa 1 Corinthians 10:23, lahat yan, lahat ng nais natin na gawin at sabihin ay pwede nating gawin. Pero ano, mag-isip ka, hindi naman lahat yan ay makakabenepisyo sa iyo. No? So, hindi nga kasi po tayo ginawang robot ng Panginoon na yung kamay natin ay may tali para hindi tayo makapagnakaw, ano, or yung mga isip natin ay talagang napakalinis na hindi tayo pwedeng mag-isip ng masama sa kapwa natin, or yung pwede tayong magsalita at gumawa ng kung ano pa man na hindi natin iisipin na nakaka-stumble na tayo na sa ating mga kapatiran sa iglesia. Amen. So tandaan po natin yan. All things are permissible. Yes, you can do all things, you can say all things, pero lahat po yan, hindi po lahat yan ay makakabenepisyo sa ating mga buhay Kristiyano. Amen. Amen. So, in our free time po, basahin po natin yung mga passages na yan that talk about being accountable to God in words, in actions, and even in condemning others instead of loving them kahit po sila ay
natutumba or nadadapa sa ating Panginoon, sa harap ng ating Panginoon. Amen. So, ito po yung last slide bago po sa ating prayer. So, tinatawagan ko po si Brother March Ferrer. Brother ba ito, brother? Amen. Thank you, brother. Pakibasa po. Lord, help us to understand the importance of accountability as worship leaders. We will take responsibility for the things we say and do. And we will commit to live in such a way that we will not hurt others or ourselves. Make us yours. Amen. 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 Salamat po. So that ends po ang ating accountability lesson. So na natapos na po natin from parts 1 to part 6. I turn you over now to Sister Chi. Thank you. Okay, maraming pong salamat. Thank you, Sister Sonia. So kung makikita po natin yung accountability, this is being accountable to our Lord and being accountable also to our co-members of the team. So this is not just really, kung titignan po natin, it's not just really yung parang nagbabanda-banda ka lang, no? Talagang it's you relate to the Lord and at the same time you have to relate well with your partners, with your teammates para ho yung together sama-sama po tayong isa lang yung ating espiritu na nagpupuri sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng pagiging isang accountable person, especially when you are involved in a pulpit ministry at grupo kayo. So, we really have to make this serious kasi serving God is not a joke. It's a responsibility. And if you want to be part of the team, you have to be responsible. We have to be responsible with our actions, no, and in relating to each other. Amen po ba? Amen. So tapos na po yung ating lessons 3 and 4. Okay? So bago po tayo magpatuloy, ang susunod po na lesson after this is shape of abiding. So shape of abiding naman po yung ating lesson 5. But before we go to that lesson, siguro gawin ulit natin next Monday yung what have you learned from the two lessons that we had, yung shape of order and shape of accountability. So next meeting po, we will call again and kayo naman ang mag-share, no? Para naman makita natin kung ano naman din ang naunawaan at naintindihan ninyo from shape of order and shape of accountability. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Opo. Thumbs up naman dyan. Salamat po, Pastor Ian. Yung iba natin mga kapatiran. Ayan. So next meeting po, kayo naman po muna ang mag-share bago po tayo magpatuloy dun sa ating panglimang lesson. Okay? Amen po. Sige po. Okay, siguro let's have our pictures again. So please show your faces to the camera. Pastora Patty, are you there? Pastora Patty? Naririnig ba ako? Yes po. Next meeting, pwede mo ba nating may ano? Kasi yung sa attendance natin dito, mas kilala mo yung, mas familiar ka sa kanila. Pwede ba tayo maglabas ng tabulation? So that we know who are always present
and absent. Per church? Oo. Per church lang? Per church. Okay. Kasi meron kasing by group eh. So, mas familiar ka sa ano? Sa... Ah, sige. So, pwede po yan sa Monday? Yes po. Okay, salamat po. Sige, let's all show our faces and let's have our picture taken. Si, yung iba, hindi pa ho nakalabas ang mukha. Si Christina, si Kevin, Jaisel, Dominic, Ian. Okay, smile. Ayan po. So, ayan na po. Nakita na yung ating mga picture. Sige po. So, let's meet again next Monday. Maraming pong salamat. God bless you, everyone. Thank you. See you next Monday. Bye. Thank you for sharing. Bye.